Sa mga naghihintay na pagdating ng kanilang US visa, maantala po yan ayon mismo sa Embahada ng Amerika. Ang remedyo sa mga apektado, alamin sa report ng saksing si Leigh Alves. Nakararanas ngayon ng technical problem ang overseas passport and visa systems ng Amerika. Ayon sa US Embassy, isa itong global issue, pero di sila naniniwalang na-hack ang computer system ng Bureau of Consular Affairs ng US Department of State. Dahil sa technical glitch, makararanas daw ng delay ang ilan bago matanggap ang kanilang mga visa. Makikipag-ugnayan daw ang embahada sa ilang visa applicants para sa rescheduling ng kanilang interview appointments. Patuloy naman daw ang processing ng US passports. Bagamat nakalagay rin sa US Embassy website na may delay sa pag-iimprenta ng US passports na inaprubahan overseas, maaari naman daw mag-apply ng emergency passport kung kailangan ng bumiyahe ng aplikante. Dito sa Pilipinas, kabilang ang pamilyang ito sa mga apektado. 3 hanggang 5 linggo raw ang kanilang hihintayin bago ma-issue ang kanilang visa. May worldwide delay daw po sa pag-print ng visa. Lang po yung sinabi. Kaya medyo matagal daw. Ang US citizen namang ito, sa loob ng 2 araw ay nakakuha na ng emergency passport para sa kanyang mga anak. Pag emergency, nasa explanation mo naman yun eh. Kasi mag-aaral sila doon. Humihingi ng paumanhin ng embahada sa mga apektado ng delay, kasabay ng pagtitiyak na kumikilos sila para maibalik sa normalang sistema sa lalong madaling panahon. Bibigyan daw ng assistance ang mga may urgent humanitarian travel. Pinaproseso din daw ang adoption cases pero case-to-case basis. Noong 2014, umabot sa mahigit 30,000 ang na-issuing immigrant visa ng US Embassy sa Maynila. Mahigit 142,000 naman sa non-immigrant category. Para sa dagdag pang impormasyon, maaaring mag-log on sa website ng US Embassy. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi